For our visitors, we are doing an expository series on the book of Romans, meaning to say we study intensively the book of Romans from chapter 1 up to the last chapter, and now we are on chapter 3, verses 9 hanggang sa 18. Romans chapter 3, verses 9 hanggang sa 18. At kung mapapansin po ninyo, Romans chapter 3, verse 9 to 18, nag-quote po si Paul ng maraming mga Old Testament passages. Ang kinote po ni Paul ay hindi lamang iisang bersikulo sa Old Testament, kundi marami po ito pinagdugtong-dugtong lang niya in order to arrive at his theme. Now, we will not be consulting the specific Old Testament passages for the sake of time, but they are found in many different passages in the Old Testament. Romans chapter 3, verses 9 hanggang sa verse 18. Ang sabi po dito, ano ngayon? Tayo bang mga Hudiyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit na sa anong paraan, sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudiyo at mga Griyego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Now, katulad ng sinabi ko kanina, this is a quotation, or these are quotations of several Old Testament passages. In order to prove to the readers that both Jews and Greeks are under God's wrath, because both Jews and Greeks, or both Jews and Gentiles, have rebelled against the law of God. Walang pagtatangi sa harapan ng Panginoon. And Paul stated his first arguments, chapter 1 hanggang sa chapter 2, and then sa chapter 3, verses 1 to 8, ay tinalakay ni Pablo ang lahat ng pagsalungat ng mga Hudiyo, argumento. And now that the arguments have already been dealt with, it's now time for Paul to give scriptural warrant or to quote passages in the Old Testament upang patunayan na sa harapan ng Diyos, lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kanilang kasalanan. Now, meron pong dalawang bahagi ang pag-aaral natin sa umagang ito. Una, the general description of men under sin. The general description of men under sin. Pangalawa, the particular description of men under sin. So first, we'll give the general description of unbelievers, of people who are still outside the grace of God. And then secondly, we will deal with the particular details, particular descriptions of men under sin, and all of them are taken from our text this morning, Romans chapter 3, verses 9 hanggang sa 18. Let us seek once again the Lord's help in prayer. Let us pray. Oh Father, we are dealing with one of the most difficult passages of the Bible. We need you to open our eyes, oh God. Enlighten our understanding. Expose our hearts, the real content of our heart. The sad thing about people is our hearts are deceitful, and we do not see the ugliness of our heart. We only see the flattery that we have concerning ourselves, that we are good.
that we are basically good. But through the proclamation of your word this morning, O God, we pray that you will really help us to understand so that we will be desperate in asking, in calling upon you for your grace of forgiveness, which you promised to give to those who humble down themselves before you in repentance and faith in Jesus Christ. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The general description of men under sin. Yung pangkalahatang paglalarawan ni Pablo sa lahat ng mga taong makasalanan. Verse 10 hanggang sa 12. Ang sabi po dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Well, ang sinasabi po dito, by general description, the Apostle Paul, by quoting passages of the Old Testament scriptures, tells us there is none righteous, no, not even one. Kung nababaitan ka sa sarili mo, kaibigan, dinadaya ka lang ng puso mo because the heart is deceptive above all else. The Bible is very frank. No one is righteous. Walang matuwid, wala kahit isa. Nakita ba ninyo yung universal description? Universal, meaning to say, lahat. Wala pong exempted. This means that there is really none who is righteous. Walang matuwid, wala kahit isa. And isn't this the description of a sinner? Ano ba ang kasalanan? Ano ang kasalanan? There is none who understands. Verse 11, wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang humahanap sa Diyos. There is none who understands. Walang nakakaunawa. Description po yan ng mga taong nasa ilalim pa ng kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Walang pagkaunawa, meaning to say ignorance and folly. Ano ba ang kasalanan? Well, according to the Bible, sin is folly. Ang kasalanan ay kahangalan. Psalm chapter 14 verse 1 says, "The fool says in his heart, there is no God." Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. At dagdag pa dyan, sinabi ni Apostle Paul, sa Ephesians chapter 4, verse 18, please turn there. This is the exact description of man under sin. He doesn't understand. He doesn't understand. Ephesians chapter 4, verse 18. Ang sabi po dito, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay, nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang puso. What an exact description of a man under sin. He doesn't understand. His understanding is darkened. And it describes a sinner as someone whose understanding is darkened. At kung ang kanyang pangunawa ay nagdilim, ibig sabihin, he is totally ignorant. He is not able to understand at all. Maliban na lang kung buksan ng Panginoon ang kanyang puso at isipan upang maunawaan niya ang katotohanan. He doesn't understand at all. He is ignorant. And it is because when the understanding is enlightened, then knowledge is present. If it is darkened, then there is no understanding. Ano bang ibig sabihin itong walang kahit sino mang nakakaunawa? He doesn't understand. It also means that a man under sin doesn't have the fear of the Lord in his heart. Walang pagkatakot sa Diyos sa kanyang puso. Bakit? Ano ba ang dulot ng pagkatakot sa Diyos? Anong sinasabi ng Book of Proverbs? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And if the Bible says that a man under sin doesn't understand, he doesn't have knowledge, meaning to say, he doesn't have the fear of the Lord in his heart.
Walang pagkatakot sa Diyos sa kanyang puso, because the Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And if the Bible describes the sinner as someone who has no understanding, then it means that he doesn't fear the Lord. Hindi niya na-realize ang kapangyarihan ng Diyos, ang hustisya ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos. What else? If he doesn't understand, it's not only that he is acting in his folly, it is not only that he doesn't have the fear of the Lord in his heart, it means that the man under sin is lacking in apprehension of spiritual truth. Wala siyang pangunawa at hindi niya naunawaan ang halaga ng mga espiritual na bagay. Well, maraming mga tao na napakagaling sa science. Maraming mga tao na napakagaling sa politics, napakagaling sa business. May mga tao na napakagaling sa pagtuturo, napakagaling sa siyensya. But they are all together ignorant about spiritual matters. They are ignorant about things pertaining to God. He doesn't have spiritual understanding. And that is an exact description of a person under sin. And if he doesn't have any understanding at all, nagpapatunay lamang na ang kanyang kaluluwa ay patay sa kasalanan at pagsalangsang. Ephesians chapter 2 verses 1 and 5. Ephesians chapter 2 verse 1 and 5. Now, tell me kung mayroong patay na nagpa-participate ng public forum. If he is dead, then he doesn't have any understanding at all. And that is the exact description of a man under sin. Tao na wala pa sa Diyos, wala pa sa biyaya ng ating Panginoon. Verse 1, Ephesians chapter 2, verse 1, the Bible says, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. Verse 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Now, my dear friends, if a person is not yet in the Lord Jesus Christ, he is still outside the grace of God, the real condition of his soul is that he is spiritually dead. He doesn't understand. He doesn't have the fear of the Lord in his heart. When he commits sin, he doesn't think about God. He doesn't have the fear of the Lord in his heart. He is driven by pleasure. He is driven by present gratification of the flesh. But the fear of the Lord is really absent in his heart. And spiritual things for him, ang mga bagay na spiritual para sa kanya is nothing at all. It's just like a joke for him. And my dear friends, isn't this the description, the perfect description of the average person today? The average person today describes Christianity as a joke. It's just fanaticism. Bible as a waste of time. And the liberal people describe Christians who take the word seriously, the word of God seriously, as someone who is fanatic and detached from the realities of life. He completely lacks understanding about spiritual things. Now, you might be very aware of the conversation that I had, na pinabasa ko kay Noel, about a person who mocks Christianity. And at one point, when I already challenged her to repent of her sin of unbelief and turn to Jesus Christ and he will abundantly pardon, what was the reply? Ha, 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 ha. You're now sounding like a heretic. I pity you. I pity you. And isn't this what the world, how the world treats the people of God? And that is why in our hymn 269, let the world deride and pity. I will glory in the name of the Lord our God. So the Bible is very much clear.
He doesn't understand. Well, kung ating i-systematize ang ating pag-aaral sa mga bagay na hindi naunawaan ng isang taong nasa ilalim ng kasalanan, we have to start from the root. Primarily, if the Bible tells us that he doesn't understand, it means, first of all, that he doesn't have understanding about the truth of who God is. He doesn't have understanding about the thought, about the truth of God. Well, in the first place, he doesn't want to retain God in his thoughts. He doesn't want God to be the topic of the conversation. At kung sumagi ang Panginoon sa kanyang puso at isipan, kahit panandalian lang, he strives so fast to drive the thought away at once. And if God is the topic of the conversation, nawawala ng gana. And as much as possible, he avoids it. He doesn't have understanding about the truth of God. Na ang kanyang tinatanggihan ay Diyos sa lahat ng mga Diyos. Tagapaghatol. And the God whom he rejects is the source of his life. In him we live and move and have our being. He doesn't have understanding about the holiness of God. When the Bible says he doesn't understand, meaning to say, he doesn't understand God at all. Ano pa ang hindi niya naunawaan? Diba sinabi ng ating teksto? He doesn't understand. Hindi niya naunawaan. Meaning to say, he also lacks understanding about himself. Hindi niya naunawaan ang kanyang sarili, ang kanyang spiritual depravity, ang kanyang pagiging makasalanan, that he is under the wrath of God. Romans chapter 1 verse 18, the wrath of God is revealed from heaven against all godlessness and wickedness of men who suppress the truth in unrighteousness. He doesn't have any conception of the biblical teaching that man is a spiritual being. The language of his soul is that eat and drink for tomorrow may we die. Life is short, so we better enjoy it. And by means of enjoyment, he means that we have to indulge in all of these vices and worldly pleasures. Life is short. He doesn't understand. Or many people tend to think that they are forever and so they hoard treasures. Nag-iipon ng kayamanan, thinking that those treasures are forever and thinking that they will live forever. But the Bible tells us that when they die, kanino nila ibibigay ang kanilang pinaghihirapan? Maaring ang magmamana sa kanilang pinaghihirapan ay ilulustay lang yan lahat. He doesn't understand that all things are just temporal. Ano pa? He doesn't understand about his own sinful nature. He knows nothing about the danger that he is facing in the sight of God. He knows nothing about his precarious condition. Hindi niya naunawaan ang puot ng Diyos. Hindi niya naunawaan ang paraan ng Diyos sa pagligtas ng mga makasalanan na tulad natin. Hinahamak niya ang gospel. Pinagtatawanan niya ang ebanghelyo. And again, isn't this the perfect description of the majority of the people in the world today? Now, some years ago, I think that was in 2008, when Didith Reyes died. Sorry mga bata, hindi niyo siya kilala. Kilala namin. When Didith Reyes died, eh syempre, yung mga fans niya, bumaha ng comment ang YouTube at ako din ay nakisawsaw. Dahil nakikinig din ako sa kaniyang mga songs, ilang mga songs. Because the voice is very powerful. At yung sinabi ng isang comment doon, at least nakapagpahinga na si Didith Reyes ngayon, free from all life's trouble. And then I gave a comment. At sinabi ko, kung andun siya sa piling ng Panginoon, nakakapagpahinga na siya. Pero kung andun siya sa impyerno, eh, a million times ang kanyang pagdurusa. And somebody replied, oh, naniniwala ka pa niyan hanggang ngayon? You're a kindergarten pupil.
He doesn't understand. Those people don't understand. That's the description of the majority of the people in the world today. They ridicule the gospel. And finally, when the Bible says he doesn't understand God, he doesn't understand himself, he also doesn't have true understanding about his own true happiness. Wala siyang kaalam-alam sa tunay na kagalakan. Akala niya ang kagalakan ay nasa makabundong gawain. But the Bible says, those things are sweet when taken into the mouth. Pero pagdating sa tiyan, ay parang mga graba. Di ba, totoo yun? Literally, totoo din. I don't know. Hindi po ako umiinom. Pero kung umiinom kayo ng Fundador, I don't know. Hindi talaga yan masarap. Kahit gaanong i-convince ninyo ako na masarap yan. Tinikman ko yan eh. Maanghang talaga yan eh. Tanduway, maanghang talaga yan. Pagdating naman sa beer, mapait talaga yan eh. Ewan ko lang, pagdating sa Hinebra, San Miguel, tinikman ko yun, patikim-tikim yung ano, during my high school days. Hindi ko nangangagat sa dila. Pero kung sakaling nasasarapan kayo niyan, pagdating sa sikbura ninyo, di ba literal, sinisira ang atay, sinisira lahat ng mga internal organs, hanggang sa matikman ninyo ang literal na meaning, but we are talking about spiritual meanings of those passages. People, that is really damaging. When you take shabu, when you take marijuana, you are terrified at the moment, but after you take that, you encounter hangover. You don't understand your own happiness. Ang tunay na kagalakan ay nasa Panginoon. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na satisfaction ay hindi matatagpuan sa anumang bagay dito sa mundo. Real satisfaction comes from the living water that Jesus Christ offers. In contrast sa water na hinahanap ng Samaritan woman, at nung sinabi ng Panginoon sa kanya na ibibigay ko sa iyo ang buhay na tubig at hindi ka na mauuhaw pa ulit, sinabi ng babae, bigyan mo ako ng tubig na yan. And she took it literally, sabi ng Panginoon, call your husband and return here. Sir, wala po akong husband. Yeah, totoo ang sinabi mo kung wala kang husband dahil meron ka ng limang naging husband at ang pang-anim na kasama mo ngayon ay hindi mo rin husband. In-expose ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Upang siya ay magpakumbaba at lumapit sa Panginoon. And having found forgiveness, having found God's grace of salvation, he found his true happiness. But people under sin don't understand about their own true happiness. Wala silang pagkaunawa sa tunay na daan, sa tinatawag na spiritual joy. Para sa kanila, ang pagsamba ay boring, dull. Say for example, tanong na hindi naiinip ang mga tao sa inyo na mahabang preaching, mahabang pag-aaral ng Word of God, whole day pa ang worship. Hindi sila na, they don't have any understanding that in the presence of the Lord, there is real joy and gladness. And in the presence of worldly people, there is misery. They do not understand that. And he thinks that worship is dull and boring. And once again, wala siyang understanding about his eternal destiny. He doesn't want to think about it. He doesn't like to think about heaven and hell. He hates them. And as much as possible, people under sin postpone their understanding of it. And I hope by now, mga kapatid, mga kaibigan, I hope that by now you have come to grips with the fact that the cause of our troubles today is our lack of understanding. The cause of the trouble of the world today is our lack of understanding. Let us strive to understand. And let us strive to study the Word of God.
And what is the actual state of man? He doesn't have understanding. Going back to our text, Romans chapter 3, verse 11, please turn there. Ang sinasabi dito, wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Bakit walang nakakaunawa? Dahil wala kahit isa na humahanap sa Diyos. Again, you see the universality emphasized once more. Wala pong exception. Wala pong individual dito sa mundo na humahanap sa Diyos. Nakita niyo yung logical order ng iba't ibang passage ito sa Old Testament na kinote ni Paul. Una, walang nakakaunawa. Bakit? Dahil walang humahanap sa Diyos. Because he doesn't seek after God. Bakit hindi niya hinahanap ang Diyos? Sapagkat he doesn't have any desire to know God and to worship God and seek Him. Ay napaka-opposite naman ito sa kay Hob. Yung buhay ni Hob. Hob was a recipient of God's grace. Ang biyaya ng Panginoon ay kumilos sa buhay ni Hob. At ano ang sinabi ni Hob sa Book of Job? Oh, that I knew where I might find Him. Kung alam ko lang kung saan ko mahahanap ang Diyos. Job was seeking the face of God. And David, in Psalm chapter 42, ano ang sinabi ni David? A man after God's own heart, as the deer pants for the waters, so my soul longs after you, O God. How opposite these God's people are to the majority of the people in the world today. There is none who seek God. Walang taong humahanap sa Diyos. Walang taong may pagnanais na makilala ang Diyos. But a person na kinilusa ng biyaya ng Diyos, he seeks God. Hinahanap niya ang Diyos. Ang ibig sabihin ng hinahanap ang Diyos is hinahanap niya na malaman niya ang kalooban ng Diyos upang sundin niya ang kalooban ng Diyos. But the unbeliever doesn't have that kind of desire. What does the unbeliever have in his heart? Romans chapter 8, verse 7. Ano ang laman ng unbeliever, ng taong wala pa sa Diyos sa kanyang puso? Romans chapter 8, verse 7. Ang sabi po dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay kapayapaan. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. People do not seek God. Hindi nila hinahanap ang Diyos sapagkat napupuot sila sa Diyos. Hindi nila ito inaamin sa kanilang bibig, pero napupuot sila sa Diyos. They don't want God to retain in their knowledge, in their imagination. He doesn't seek God. He gets away from God. And he doesn't seek His law. And he doesn't submit himself to the law of God. And my dear friends, I tell you, dogmatically, when we say dogmatic, ibig sabihin, that's irrefutable. That's really the truth from the Word of God. Huwag tayong matakot sa salitang dogma. It means it's the absolute truth. And I tell you dogmatically na walang tao dito sa mundo na hindi guilty sa kanilang hindi paghanap sa Diyos. Walang tao dito sa mundo na hindi guilty. Lahat ay guilty. Maliban na lang na ikaw ay inaresto ng Diyos at binago ang puso mo at niligtas ka ng Diyos at pinatawad ka niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Now, don't get me wrong. Pastor, mukhang sweeping masyado ang statement mo. Wala talaga humahanap sa Diyos? Wala, kahit isa? Well, that is the language of the Scriptures.
Ah, di ba, Pastor, nananalangin din naman ang hindi mga Christians? Di ba, nananalangin din naman sila? Hindi ba yan paghanap sa Diyos? When they have problems, they also pray. Isn't that seeking God? No, that's not seeking God. Manalangin ka sa Diyos kung may problema ka? Hindi yan seeking God. It's just a desperate attempt to get rid of his troubles. And as a proof of this, na hindi talaga niya hinahanap ang Diyos, the moment na nalutas na ang problema, nakalimutan na naman niya ang Diyos. Na kung meron siyang problema, ay tumatawag siya sa Diyos. But that is just a desperate attempt upang malutas ka agad ang problema, because that is what we want. But after the problem is solved, it's a proof na hindi talaga siya tunay na humahanap sa Diyos dahil nakalimutan niya ang Diyos as soon as the problem is gone. Anong ibig sabihin ng hahanapin natin ang Diyos? It means na talagang kakatok tayo sa puso ng Diyos. Tatawag tayo sa Panginoon. Mechanical prayers don't mean that they are seeking God. May mga tao nagbi-mechanical praying. Binabasa ang prayer. Or mechanical prayer, ito yung bibigkasin mo every time you wake up in the morning, bago ka matulog. Day after, mechanical prayer. This is what you will say every time you eat. You say grace first. Everything is memorized. Everything is mechanical. That's not seeking God. That's not seeking God. That's ritual. Anong ibig sabihin nitong hinahanap natin ang Diyos? It means hinahanap natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagbigay kaluwalhatian sa Kanya, it means mawala man sa atin ang lahat. As long as God is with us, then we have everything. It means that we are willing to surrender everything just for the sake of our relationship with God. It means that God is the center. It means that we want to live to the glory of God. What is the chief end of God? Ano ang chief na ikabubuti ng tao? Question number one of our catechism. The chief end of man, not God pala, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Alam ba ninyo kung paano i-convict ang mga good persons? Di ba may mga good persons talaga, mapagbigay, mahilig mag-donate sa charity, and they feel good about themselves. Sinasabi na para talaga ito sa Panginoon, para, you know what would convict them of their sin of self-righteousness? Is when you begin to expose their hearts, when you begin to expose their pride, and they are annoyed that they are angry. And so it is revealed that they are not really seeking the Lord in what they do. At ano po ang implikasyon? Pag sinasabi ng Biblia na walang humahanap sa Diyos, wala kahit isa, ano po ang implikasyon nito, mga kapatid? Kung sa umagang ito, nandito ka dahil gusto mong makilala ang Diyos, dahil gusto mong hanapin ang Diyos, kung nandito ka sa umagang ito dahil gusto mong mas mapalapit sa Diyos, ibig sabihin noon, ang Diyos ang unang umabot sa puso at kaluluwa mo. Kung hindi unang kumilos ang Panginoon sa puso at kaluluwa mo, you would not have any desire to seek God. That's the implication. Are you here because you want to know the Lord Jesus Christ? And knowing Him, you become transformed into His image? Know for sure, my dear brethren, that it is God's grace that has sought you first. Ang tao na makasalanan ay hindi naghahanap sa Diyos. The natural man does not seek God. Ang Diyos ang unang umabot sa atin. And that's why 1 John chapter 4 verse 20 says, we love God because He loved us first. Ano ang ating natural na buhay?
nung hindi pa tayo inabot ng Panginoon. Ang natural na buhay ng tao, kahit nasa bingit siya ng kamatayan, katulad nung dalawang kriminal na ipinako doon sa cross, mamamatay na rin sila, pero nanunuya pa sila kay Jesus. They did not seek God. The two criminals. Kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka dyan, iligtas mo ang sarili mo, pati na rin kami. They were hostile to God, even at the point of death. Now, kinahapunan, nabago ang puso nung isang kriminal. Abay, ang bilis naman. Ah, nung hinanap na niya ang Diyos, know for sure, na hindi biglang out of the blues, nabago ang kanyang puso, nabago ang kanyang pananaw. No, it was the grace of God that reached the other criminal out. At sinabi ng kriminal na yun, Lord, remember me when you are in paradise, in your kingdom. And the Lord says, now you will be with me in paradise. Now, next point. Ano ang consequence? Dahil ang tao ay umiiwas sa Diyos at hindi naghahanap sa Diyos, ano ang consequence? Verse 12. Romans chapter 3, verse 12. What's the consequence? Ang sabi po dito, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Para sa mga self-righteous, talagang inulit ni Pablo dalawang beses eh. Wala kahit isa. Di ba mabait ako? Wala kahit isa. So talagang in-emphasize para sa mga self-righteous. But what's the consequence? Lahat ay lumihis. May daan na dinisenyo ang Diyos na dapat nating tahakin. But they did not seek God. They are altogether ignorant. They did not desire God. What's the consequence? Sila ay lumihis. Do you see once again the logic of Paul? The sequence of his thoughts? Hindi lang pinili ni Pablo itong mga versikulo na ito by random. Talagang careful na systematic na kinulate ito ni Paul. May disenyo ang Panginoon na daan na dapat nating tahakin. Obviously, God's way. The true path. God intended that path na ating tahakin. That narrow path leading to eternal life. Pero anong ginagawa ng mga tao? Dahil hindi nila hinanap ang Diyos. And they are ignorant. They choose the wide road that leads to destruction. 2 weeks ago, meron pong pinost kaming dalawa ni Brother Jordan na about kay Kibuloy. Nakita din yun. Sinabi namin, itong taong ito nag-aangkin na siya ay Diyos. Pero, inuubo at sinisipon din ito, umiinom din ito ng paracetamol at higit sa lahat, mamamatay din ito at ililibing din ito. Sino ang magmamana ng kaniyang pagiging Diyos daw? Tapos merong nag-comment, pero pastor, bakit marami siyang followers? So ibig sabihin, kung maraming followers, yun ang proof na tama ka dahil maraming followers. Ganun talaga yung question eh. Pero pastor, bakit maraming sumusunod sa kanya? So, the implication is that kung maraming sumusunod, he must be right. What's the answer? Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Numbers, my friend, is not the ultimate proof that one is teaching what is right. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Ang sabi po dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ah, hindi pala ang followers, numbers of followers ang proof that a certain group is teaching a right. Now, look at humanity in general. Isn't it true that majority are walking on the wide road that leads to destruction?
look at sa litran this morning, isn't it true that marami pang nandun sa SM Central Mall ngayon kaysa sa nanditong nasa church? Look at Arkuntika, may sabungan kasi dyan sa Arkuntika. Isn't it true na mas marami pang worshippers ng manok doon sa Arkuntika kaysa dito sa church? Go to the public market and join the cultic groups na nagtuturo ng mga kultong pangangaral. Isn't it true that they have more followers than those who seriously preach the Word of God? At ano ang result dito? You see the sequence of the thought of Paul? Ano ang result dito? Lahat sila ay naging walang kabuluhan. They have become unprofitable. Romans chapter 3 verse 12. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Now, it's so amazing dahil ang Greek word dito, kinonsulta po natin ang Greek word, yung sinasabing unprofitable, walang kabuluhan, ito po yung language na ginagamit kapag ang gatas ay nabulok. Di ba ang gatas intended to give nutrient to the body? Kaso, nabulok, naging maasim. Walang kabuluhan, and so they have to be thrown away, or it has to be thrown away. That's the value of a sinner in the sight of God. Walang kabuluhan. It's worthless. And you throw it. The milk that was originally intended to be good has gone sour. And so it has to be thrown away. And that, my friends, is the condition of mankind as a result of sin. Walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Useless and to be thrown. Maliba na lang kung iligtas sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And thanks be to God, ang Diyos po ay nagliligtas. That is the result which has followed in the case of mankind because of Adam's sin. Pastor, grabe naman, sweeping statement naman yan. What about those good citizens? Mabait sa lipunan, mga philanthropists. Di ba nagdo-donate sa charity organizations? Unprofitable ba sila, Pastor? Grabe naman yan. Well, sa mata ng tao, profitable sila. But we are talking here about their value in the sight of God. Ano ang value ng mga taong iyon in the sight of God? Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat ng ating kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Now look at the Apostle Paul. Di ba ipinagmamayabang ni Apostle Paul ang kanyang pagiging pariseo? Masigasig sa batas, obedient to the law, spotless, blameless. Pero nung nakita ni Apostle Paul ang kanyang pagiging makasalanan, nakita niya ang kanyang tunay na value in the sight of God, not in the sight of people, but in the sight of God. Ano ang sinabi ni Paul? I consider all of these things as dung, pupo. Sabi ni Paul, refuse. Paul described his morality when he saw it in the sight of God. Look, it is dung. It is refuse. All of our good deeds are just filthy garments in the sight of God. And you know what? Is it telling us, my dear friends? We don't have value in the sight of God. Our value is that we are dung. We are sinner. We are unprofitable. And it only tells us one thing. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang biyaya ni Kristo. That's why Jesus Christ needed to be born here on earth and to obey the law of God perfectly and to die his substitutionary death at the cross of Calvary. That is why we need the resurrection of Christ. We need the saving grace of Christ because in the sight of God, we are dung. We are refuse. Not refuse, but refuse. Pupo. Kau pupo. Dung in the sight of God. At yung mga gumagawa ng mabuti, nagbibigay sa charitable institution, talagang ginagawa nila yon para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ha? Yung mga politicians na nagbibigay ng pera para sa kaluwalhatian ng Diyos? Kahit yung hindi politicians? If it is not done for the glory of God, then it is done
to gratify pride in the heart. There is none who does good. No, not even one. What is goodness? Good is only for people who do things for the glory of God. So that was the general description of man under sin. Now, second part of our sermon, the particular description of man under sin. And it's found in verses 13 to 17. 13 to 17. Going back to our text once again. Romans chapter 3, verse 13 to 17. Ang sabi, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Because they are worthless, they do not seek God, they do not understand, they do not desire God, and so they are worthless. The question now is, how do they behave? Ano ang kinang kinikilos sa harapan ng mga tao? Well, first of all, verses 13 and 14, we see here particular sin of the word, of the labi. Di ba, 13? Ang kanilang lalamunan na isang libingang bukas, sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. These are all sins of the tongue. Sins of the tongue. So I hope that you are ready by now to look at yourselves in a most terrifying mirror, as it shows the real condition of your heart. Most terrifying in a sense, dahil ang pinakaunang description ni Pablo dito sa maruming bibig at maruming dila ay talagang malapit na ang lunch ngayon, ala 12:10 na po, at nagugutom na po kayo ngayon. Pero ang image po na binigay po ni Paul dito to describe the tongue of men is para daw nitso na 3 weeks ago pa lang nilagyan ng nilibingan ng patay, at binuksan mo ngayon ang nitso, at yun po ang amoy, ang baho, ang foulness. That is the description of Paul. Sa dila ng ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. I thought my stomach is tough, and I thought I am tough. But when I preached during the burial of Tatay Lucio, dahil na overdue na po ang imbalsama, ang chemicals, ay nakikita ko talaga yung mga gumagapang sa kanyang mukha at sa kanyang mata at bibig, at ang aking tiyan ay nag-rumble. Good thing wala akong naamoy. But the description of Paul here is very, very foul. That's the description of someone under sin. Putrefaction, smell, foul and offensive. That's the condition of the throat of the natural man without the grace of Jesus Christ. And with what is the abundance of the heart, the mouth will speak. Pangalawa, ang binanggit dito sa verse 13, tongues. They have used deceit, pandaraya, smooth language. Ang Greek word dito, smooth language. Pahambol, humble effect, pero nagmamayabang na pala. Smooth language. Apparently concerned daw sa isang tao, pero nagchismis na pala. Smooth language. Nag-criticize na pala. The mouth is full of honey, but the honey is done with a purpose of deceiving. And that is a perfect description of society. People can be friendly and civil. They can be friendly and civil, pero pagtalikod ay sinasaksak sa likod. Pangalawa is yung ulupong dito. I don't know kung nag-aral si Paul ng biology or zoology, pero napaka-exact ang scientific description.
ang poison ng ulupong ay nasa ilalim ng labi. Nasa ilalim ng labi ang sinabi dito. Na kunyari ang ulupong ay dalawang ngipin ang nandito, kakagat sa iyo, kunyari safe, pero bago siya kumagat, yung kanyang fang ay in-inject niya doon sa venom, kaya pagkagat ng kanyang victim ay na-poison na. Nag-aral siguro si Pablo ng zoology. Na-describe niya ang ulupong, ang venom. May mga tao na may mga smooth language. Smooth language pero poisonous. Entertainment is very enjoyable but poisonous. It poisons the mind. Pornography, it poisons the mind. Advertisement, immoral advertisement. They may be wonderful graphically but they poison the mind. And innocent victim doesn't notice the poison that is in it. Now, the same is also true with health and wealth gospel, preachings of many churches nowadays. Smooth language, hindi binabanggit ang kasalanan, lahat ay blessing, siksik, liglig, umapaw. Lahat ng mga smooth language, do not talk about sin, Pastor, talk about love. Love, that's important. Smooth language. But it is soul damning. Joel Osteen, in his interview, he doesn't mention sin in his sermon dahil ang mga tao ay nahihirapan na during the week, nahihirapan sa buhay. Pagdating sa simbahan, babanggitin pa ang kanilang kasalanan. And so he mentions love. Smooth language. He avoids preaching about sin altogether. And when we avoid exposing the problem, we cannot offer the right solution to it, which is grace and forgiveness through Jesus Christ, our Lord. Now what else? False teachings are smooth, but poisonous. Parang ulupong. What else? Ang sinasabi sa verse 13, ang kamandag ng mga 14, ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Now, it doesn't mean to say na ang mga makasalanan ay wala nang ibang ginagawa, kundi nagmumura. Well, they don't utter that pagmumura in their mouth, but in their heart. Maaring hindi nila bibigkasin yung S-H-I-T sa kanilang bibig, but in their heart, it's there. Lying. Jesting, sin of the tongue. Verse 15 hanggang 17, ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Ibig sabihin, Pastor, kriminal lahat ng mga tao? Yes. The moment na ikaw ay nagmura, you have already killed somebody. That's according to Jesus Christ. PI ka. Yung mga ganun na mga language. You have already murdered somebody with your tongue. That's according to Jesus Christ in Matthew chapter 7, verse 21 and 22. Ang daan, pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang landas. Abay, totoo. Because the Bible says, there is no peace, says the Lord, for the wicked. There is no peace for the wicked. Hanggang sa verse 18. Now, how do we apply this passage in our heart and in our mind? I hope that through this expose of the condition of the heart of man, my dear friends, I hope na nakita ninyo ang pangangailangan ninyo sa daan ng Panginoon sa kaligtasan. Bago ang isang kaluluwa ay iligtas ng Diyos, kailangang makita niya ang katotohanan ito. There is no exception. My dear friends, you are not a nice person kahit ikaw ay nababaitan sa sarili mo. Altogether, you are lost, dead in trespasses and sins. The description of Paul in Titus chapter 3, verse 3 to 5 is very accurate. Please turn there. Titus chapter 3, verses 3 to 5. Ang sabi po dito, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. That's the description of man under sin. Pero
Nung dumating ang biyaya ng Diyos, verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. I hope, my dear friends, that having heard this truth, you now see the necessity of God's saving grace. And if you object to this sermon, kung ikaw ay sumasalungat sa sermon na ito, at hindi ka kumbinsido na ang tao ay makasalanan at nasa ilalim ng puot ng Diyos, know for sure, my dear friend, you are not a Christian. You are still under sin, controlled by sin. The good news is that meron pong daan upang ikaw ay makatakas sa puot ng Diyos. There is a way out of it. There is a way out of it. The way out of it is for you to accept the truth, the simple truth, the horrible truth. You are a sinner, but Jesus Christ came to save sinners. Walang nagnanais na hanapin ang Diyos, pero ang Diyos ang unang umabot sa atin in the person of Jesus Christ. And the Lord succeeded in His mission. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Well, Jesus Christ shed His blood, and therefore all of those who will trust in Him will be forgiven. May the Holy Spirit convict us of this truth. Come to Jesus Christ now, for tomorrow may be too late. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa mensahe ninyo sa umagang ito. We pray, dear God, that you indeed have convicted all of the souls who are here this morning. Help us to take your word seriously. Help us to obey you seriously, and help us that we will rely solely upon the grace of Christ alone for our salvation and forgiveness. In Jesus' name we pray. Amen.